What's up mga kap? And today is a special day because pag-uusapan natin ang life of Kuya Nico as International Educated Nurse here in Halifax. Ayan, our special guest for today is Kuya Nico, Koji, Jen, and of course, Baby Olive. Ayan, say hey! Sa kayong lahat, kumusta? Good, doing good. How's the weather? Lamig. Winter na, kaya kailangan magsuot ng pangdiinan na pang winter clothes. So ayan. So today's interview, alamin natin yung buhay nurse dito sa Halifax. Paano ba maging nurse? Alamin natin yung kwento ni Nico. Paano siya nakapunta dito? Paano maging nurse? Ano yung experience habang naghihintay siya ng kanyang registration? Are you ready? Let's begin! Ayun po yun, Nico, saan tayo ngayon? We're now in Pizzaco here in Joseph Howe Drive. Habang naghihintay tayo ng order natin ng pizza. Okay, may mga tanong yata kayo na pre-prepare para sa akin eh. Marami kaming tanong because... Ayan. Una magtatanong. Yes. Okay, sobrang interesting. Yes. So first question for this episode, dahil kasi... common knowledge siya, sobrang in demand ang mga nurse dito sa Nova Scotia, Halifax. So, from your experience, nahirapan ka bang maghanap ng trabaho? Luckily, hindi. Hindi ako nahirapan mag... Nasobrahan pa nga yan. De, joke lang. Luckily sa akin, hindi ako nahirapan maghanap ng trabaho kasi before I arrived here, may mga kaibigan na ako na ni-refer ako sa isang facility. So, pagpasok ko dito, nag-submit na lang ako ng mga resume ko. Tapos, after that, go for a series of interviews. And then, I got hired after maybe 1.5 months. So, hindi siya ganun kahirap. Pero, syempre, you need to experience also yung application process, like dropping your resume and then having your interviews as well. Wow. Apply for walk-in or anong pag-apply mo, walk-in or online? Mix siya eh. So may mga facilities na nag-apply ako walk-in, tapos may nag-search din ako sa site ng mga job openings. So nag-submit ako online ng resume ko tsaka ng application letter ko. Yun. Which one is more successful sa pag-apply mo, yung walk-in or yung online? Actually, para naman sila nag-respond, pero yung kinuha ko na job is yung kung saan ako nag-apply online. Online. Yeah. Okay. Meron kasi mga nagtatanong sa Pinoy immigration sa media. Bilang isang nurse, so wala na specific na bigay yung figure kung magkano yung sinisweldo. Pero enough ba siya for live sa daily life sa Nova Scotia? Yung nakakapag-ipon ka ba? Nakakapagpadala sa Pilipinas? Kamusta? Okay naman, okay. Okay siya kasi nakatira naman ako sa decent na apartment. Nakakabili ako kung anong gusto. At sa downtown yun, nakakabili naman ako kung anong gusto ko na pagkain tatlong beses sa isang araw. May snack pa? Minsan may snack pa. Tapos, nakakabayad naman ako utility bills plus nakakapagpadala ako sa Pilipinas. Ayun, yun ang pinaka-importante. Pero ngayon, since, kasi si Nico bro, galing siya sa Kuwait? Qatar. Qatar, as a nurse. Tapos pumunta dito sa Halifax as a CCA. Matanong ko kasi natanong mo na yung salary, natanong mo yung benefit. From Qatar to Halifax, walang number, kumusta yung comparison with in terms of job, in terms of benefits, in terms of salary? Uy, grabe naman. Mabigat na tanong. Okay, yung sa in terms of job, kasi sa Middle East, ang trabaho ko doon is registered nurse. So, pwede ako magbigay ng gamot, mag-treat ng patients, mag-assist sa doctor. So, medyo mas complex yung trabaho ko doon sa Middle East. And even nung nandun ako sa Pilipinas as registered nurse, mas complex siya. Nung nandito na sa Nova Scotia sa Canada,
personal care worker muna kasi ang start ko dito habang nagpa-process ako ng ano ng license ko as registered nurse. Mm-hmm. So, dito mas routine yung work. Alam mo kaagad kung anong gagawin mo. Mm-hmm. Tapos pero meron din naman kasi mga circumstances na pwede, na complicated, pero comparing from the job that I had from as being a registered nurse in the Middle East, mas complex yun kumpara dito. Pero mas magaan, tsaka mas na-enjoy ko yung job ko now. So yung pagiging nurse as an RN and PCW, which one is heavy? Mas heavy para sa akin being a registered nurse, okay. Mentally. Pero physically, mas challenging yung pagiging personal care worker. Workers, ayan. Yun. So, in terms naman sa benefits, nakakapag-save, which one, ito na lang. Saan ka mas nakaka-save? Qatar or Halifax? Pareho naman nakaka-save actually kasi hindi naman ako ano, hindi naman ako magastos na tao. Ayun. Pero order kasi ako ng ano, ng Calvin Klein na bag. Na joke lang. Hindi siya magastos. Hindi magastos, tapos mag-Starbucks ako ng 3 times a day, ganun. Okay naman. So, may self-discipline. Naglalakad siya dito, BMW. Naka-BMW, bro. Hindi ko nga alam. Bibili na naman niya to. Lamborghini. Nag-nurse na lang siya. Hindi, joke lang. Pareho naman kasi dun sa job ko sa Qatar, tapos yung job ko dito, pareho naman ako. Ang importante lang naman sa akin, hindi ako nakakompromise sa pagkain ko, tapos nakakapagpadala ko sa Pilipinas. Yun lang yung important sa akin. And both... Shout out kay Ma'am. Both sa job ko dito tsaka sa Qatar is okay siya. In terms of benefits, mas maraming benefits dito. Kasi... I could go for meron kasi akong insurance sa work ko, dental and medical, so meron yun. Though sa Qatar din naman nun, meron din kaming medical insurance. So kapag nagpunta kami sa medical center, libre lahat ng treatment, wala kaming babayaran. As long as covered siya ng nasa company guidelines. Dito din parang ganun din naman siya. Depende sa policy ng insurance sa binigay ng ano ng work ko. Tapos in terms naman sa overtime, mas maraming premium pay dito kasi ang work ko lagi kasi is evening shift 3 to 11, so may additional pay siya per hour as for para sa per union agreement. Wow. Namin, meron siya per hour na additional. Mm-hmm. After 7 p.m. So, mm-hmm. After 7 p.m. hanggang 7 a.m., mm-hmm. meron siyang additional na pay. Mm-hmm. Yun. So, yun, na-mention mo yung Qatar, both pareho lang naman, ano. I think nasa tao kasi talaga yun, in terms of, kahit saan ka naman na lugar, nasa tao din talaga yun. So, anong typical day mo sa trabaho? Ang ginagawa mo? Sa work namin, as PCW, excuse me. Ayun. Pagdating sa work, kailangan pumunta ka doon like 15 or 10 minutes early bago mag-start yung reports. Reports ang tawag namin kapag mag-handover kami ng kung ano nangyari prior sa shift, i-endorse namin sa mga susunod na shift. So, ganun mangyayari. Parang 5 minutes to 10 minutes report, handover. Tapos, i-assign kung kaninong, sino yung i-handle mo ng mga residents. Mm-hmm. Yun. And then magpre-prepare ka na for your care para sa evenings, yun. Okay. Yeah. Nagbabago ka ng pagkain o mayroong restaurant? Yeah. Kasi alam, wait, galing ka daw magluto. Kasi sa Qatar, I think libre man pagkain, no, babaon ka din. Sa Middle East kasi meron kaming pagkain, parang nagpro-provide yung company namin ng food. Pero and hindi lahat ng company ganun, pero sa company namin sa kampanya namin, nagbibigay sila, meron silang parang pa-cater everyday. Wow. Mm-mm. And dito? Dito? Dito parang may pa-cater din. Uh-huh. Joke lang. Kasi dito, baon mo, luto mo. Yun. Kasi kapag bumili ka lagi sa labas, is ang typical na isang meal is like $10 to $12. Hindi siya advisable everyday. Pwede siya mga once a week siguro or twice a week. Pero kung everyday mong gagawin yun, hindi siya advisable. So, ang ginagawa ko, meal prep ako everyday. Parang magluluto ako ng
malaking meal like adobo o kaya ng something na alam kong lutuin, mechado, lechon, ganun. Wow. Palabok. Yeah, palabok, pansit. So, nagpe-prepare ka na for the next day. Yeah, for the next day. So, kasi hindi advisable. Pwede, bumili ka ng bumili, pero hindi advisable kasi hindi napaka-expensive. Ang expensive. Kaya natin sila yung location ng work mo, hindi ka pwedeng lalabas at bibili, di ba? May cafeteria din naman sa loob, kaya lang, syempre, it gets tiring kaya kapag araw-araw yun din yung kinakain mo. So, correct. Bibili, ay mag-prepare, mas maganda mag-prepare, mas mura. Correct. So, ayan, napag-usapan natin yung experience ni Nico from Qatar comparing his experience dito sa Halifax and yung day-to-day niya from home to work. Question ngayon is, when have you decided to migrate to Canada? Kasi okay ka naman sa Qatar, for sure, di ba? Paano ka nakapag-decide at kailan ka simulang mag-decide na, gusto ko ng Canada? Kasi, meron kasi akong vision sa sarili ko, kung laging merong what's next. Nung nandun pa lang ako sa Pilipinas, parang 5 years ako dire-diretso nung tatrabaho nun as a registered nurse. Sinasabi ko sa sarili ko, what's next? Yun. Tapos, luckily, lumipat ako ng Middle East kasi inulungan ako ng ate ko. Nung 2016, napag-usapan namin ng ate ko na mag-apply for an agency. Kasi nga gusto na pumunta ng Canada, may mga kamag-anak kami sa Canada, ganyan. Tapos maganda ang work experience as a registered nurse dito. So by 2016 na 16, 17, 18, 19, oh, di ba? 4 years in the making. Wow. Nag-apply ako sa isang agency, nag-submit ako ng mga requirements nila, tapos in-assess nila kung pwede kong gawin para makuha ako as a registered nurse. Yun. Mm. So, matanong ka lang, na-mention mo, 4 years in the making. Yung 4 years na yon, you're working as a registered nurse in Qatar. Yeah. So, to make it short, you have 4 years experience in Qatar. Qatar. Ah, okay. So, yung agency is inside Qatar o nasa Pilipinas? Nasa Toronto ang aking agency. Okay. So, we just speak online. Online. We're on online. Mm. Pero professional sila. Kung ano yung mga requirements, wala silang pasikot-sikot. Mm-hmm. Kapag sinabi nila na hindi ka pwede dito, hindi ka nila i-re-recommend, wala silang halong palabok sa mga Just direct to the point sila. Oh. Which is good. Kasi na-mention mo yung 4 years in the making, most of our koji sa ating Pinoy Canada immigration, siguro within 6 months, 3 months pa lang of applying Canada, naku-frustrate na sila. Imagine ito, 4 years in the making. Ako din, ganun din eh. Three years din ako naghintay eh. Mm-mm. Pero yung na... Sulit naman. Ikaw, koji, gano'ng katagal ka na gano'ng? Yung from the start hanggang natapos. Lahat-lahat. 9 months yung KJ. 9 months. So, medyo shorter sa'yo. Pero kasi yung pathway namin, category B. Yun. Kaya sa mga lahat na naghihintay, na po-frustrate, huwag po kayo ma-frustrate kasi ito po si Nico, 4 years in the making para makamit yung kanyang pangarap na makapunta dito sa Canada. Do you have plan to upgrade to become an RN? Ay, definitely yes. Kasi sayang naman yung 9 years ko na experience as registered nurse kung ilipat ako. Para sa akin na, kasi may mga ibang mga tao na iba yung naging mindset na nila in ngayon than before. Mm. So, ako kasi gusto ko talagang upgrade my craft, upgrade my career. So, ano yung preparation mo? Ano yung preparation mo to be an RN? Oh, yeah. Currently, naka-apply na ako as register to be applying to be a registered nurse and licensed practical nurse. So lahat ng mga tawag kasi sa amin ng mga RNs na pumunta dito sa Canada is internationally educated nurse or IEN. So all IENs need to undergo assessment. Mm-hmm. All of your credentials needs to be assessed by NNAS, which is National Nursing Assessment Services. Mm-hmm. Ang ginagawa ng NNAS is to verify everything and check that all of your credentials and all of your credentials and experiences meets the Canadian standard. Yeah. Yun. So some of them take like
a year or like less than a year to get their yung recommendations ng NNAS. Advisory report. Advisory report. Kung ano yung parang comments nila dito, kung kailangan mo bang mag-take ng if your credentials are comparable, somewhat comparable or non-comparable. Yeah. Doon sila magbe-base kung somewhat comparable or comparable, pwede ka nang mag-take ng examinations like NCLEX or OSCE. OSCE and NCLEX, I should say, para maging registered nurse. Pag napasa mo lahat yun, pasok ka rin. Shout out kay Charvel. Yes, Charvel is the owner of Pizza Co. Thank you very much, Charvel, for having us here. No problem. That's my honor, right? We will post it in our blog. Really? Yeah. Perfect. Hi, everyone. Yeah. Yes. plug your restaurant. Yeah, yeah. Plug your place. Promote it in our blog. In the Philippines, kami. Actually, Joey is yeah. Everyone is welcome here. Especially for the newcomers that are coming here in Halifax, this is the best place. All of the people from Halifax and all over Nova Scotia, even if you could travel from Toronto to Halifax, try Pizza Co. It's really good. Three out of five. And if you have more questions about Nico's experience out with the attorney, more questions, comment in below or join our Pinoy Canada Immigration Forum. Thank you very much, Martha, for watching. And don't forget to like, share, and see you guys. Bye.